Respetado na nga ngayon ng mga idol ng mga NBA analyst ng ESPN ang team ng Golden State Warriors. Dahil 7 weeks pa man ng mga idol before ang first preseason game ng Golden State Warriors ay pinredict nga nila na ang Golden State ang mananalo ng 2022-2023 NBA Championship. Magbaback-to-back nga daw sila ayon sa mga analyst ng ESPN. At alam nyo ba mga idol, last year, last off season, nung nagpredict nga ang ESPN ng mga NBA Championship contender ay wala nga sa listahan nila ang Golden State. Pero nang dahil pinatunayan nga ng Warriors na sila ay mali, ngayon nga ay ayaw na nilang i-disrespect pa ang team na ito nila Stephen Curry. At ngayon nilagay na nga nila sa number 1 spot ang Golden State para nga manalo ng championship. At kahit ngayon mga idol, maraming umalis na key players ng Warriors sa kanilang championship team. At kahit nga rin maraming move na ginawa ang mga NBA teams para i-improve ang kanilang team, respetado pa rin ang ESPN analyst itong ang team ng Golden State Warriors. Pero anyways nga mga idol, ano bang opinion nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At pag-usapan naman natin ang mga idol, itong ang si Kyle Kuzma. Dahil ngayon nga sa Pro-Am League sa Utah ay nag-drop nga siya ng 67 points, 14 rebounds and 9 assists. Yan ang kanyang tinala mga idol, ang kanyang statistics sa isang laban lamang. Patunay lang yan na itong mga NBA player ay kakaiba talaga sa mga amateur na basketball player. Iba mga idol ang level na itong mga NBA player na ito. Kina natin si Malachi Flynn na hindi naman masyadong ganun kakilala at hindi masyadong pinapalaro sa NBA. Pero nung naglaro siya sa Pro-Am League, umiscore nga siya ng 70 plus points tapos 50 plus points. Kaya naman mga idol, pagpapatunay lang ito ng mga NBA player ay malayong malayo ang level kumpara sa mga amateur basketball players. At para na nga sa ating panghuling balita ay pag-usapan natin ang dahilan kung bakit nga hindi ma-trade-trade itong ang si Kevin Durant. Dahil ngayong araw ay lumabas nga ang hiningi na itong team ng Brooklyn Nets sa Boston Celtics kapalit ni KD. Sabi nga na si Jason Tatum nga daw at si Jaylen Brown ang initial na hiningi na itong team ng Brooklyn Nets para nga dito kay KD, which is absurd mga idol. OA nga sa paghingi itong team ng Brooklyn Nets. Alam natin na si KD is one of the best players in the world pero hindi nga siya worth it ng ganito. Lalo na medyo may edad-edad na si Kevin Durant at medyo injury prone na din. Kaya nga mga idol, kung gustong ma-trade ni Kevin Durant ay dapat siguro kausapin niya at itong team ng Brooklyn Nets na ayusin yung kanilang mga hinihingi sa NBA team. Hindi yung parang buong franchise na ang kanilang requirement para kay KD. Yan nga siguro mga idol ang tanging paraan lamang para nga matuloy ang Kevin Durant trade. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa hiningi nga ng team ng Brooklyn Nets para kay Kevin Durant? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At yan na nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!